Jesús Amparo. Hello? Hello, Maring Susan. Sino to? Si Wena to. Oh, Maring Wena, bakit ganyan boses mo? Eh, kasi baka magising ang mister ko. Eh, Susan, tulungan mo ako. Iligtas mo na ako dito. Ha? Bakit? Hindi ko na matagalan ang pag-aabusan ng mister ko, Susan. Lagi niya ako sinasabihan ng tanga. Walang silbi. Tapos kanina, sinaktan niya ako, Susan. Ha? Grabe naman yung mister mo. Kausap ko na siya. Ngayong buwan ng mga kababaihan, lumaban sa pang-aabuso. At ngayong summer na, masarap magubad sa yelo. Kaya, mag-ice skating tayo. Masarap din pumabak ng ice crumble. Ngayong tag-init, iyan ang business na hit na hit. Ready ka na bang mag-swimming? Eh, ang bathing suit mo, ready na ba? Payat ka man, sexy o mataba, may babagay na bathing suit para sa'yo. Celebrate Women's Month and celebrate summer dito sa Kay Susan Tayo! Susan, hindi ko pa talaga ito kaya. Tulungan mo. Sino yung kausap mo? Wala. Kaibigan ko lang. Mare! Hello! Mare! Ano na kaya nangyari kay Maring Wena? Mukhang kailangan niya tulong ko. Nagtataka ba kayo kung ba't ganito suot ko? Well, andito ako sa skating rink kasi first time ko susubukan ito na mag-ice skating. Kasi ito sa mga sumisikat na sports ngayon sa Pilipinas. Kaya, mamaya, tingnan niyo kung gaano galing ko dito. Later! Well, 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 what can you say? Lahat na yata ng sport eh, sinubukan ng tita Sunyo. Wish ko lang, kaya ko to! But before anything else, kailangan kumpleto ang outfit ko at ang ice skating shoes. Naku, day! 7 kilos pala ito. Medyo may kamahalan pala ang ice skating shoes, kaya kung di pasok sa budget, pwede naman magrenta sa halagang 150 pesos per hour. Ay, hindi ka na lang wala tumayo dito. Para naman di mapahiya ang beauty ko, nag-hire ako ng personal coach. Sa inyo, social, di ba? Yeah, okay. Okay, let me be honest. Warm up muna tayo para pagsaba ko sa rink eh, ready na ako. Right, left, right, go. Talagang kaya nang maglakad dito. Mga gailang katagal? Siguro mga 2 minutes. 2 minutes? Kaya lang nakagal na ako, hindi naman. Ganyan? Ano? Madulas talaga. Hindi. Madulas talaga. You need to switch the weight from right and left. Ganyan. Slowly. Ah, you go! Pwede naman ako magsakal sa kalsada. Easy lang yan. May iba't ibang klase ng ice skating. May ice hockey, ice speed skating, recreational ice skating, at ang aking susubukan, ang figure skating. Kahit sino pwedeng mag-skating. Pang-pamilya to. Bata, matanda, babae, lalaki, lolo, lola, pwedeng-pwede. And then kailangan ng stretching, kailangan ng konting exercises, and then ituturo ng coach yun. At saka dapat nakapangdamit tayo ng pang-skating, pang-jogging pants, at saka yung jacket, and then if necessary, kailangan ng gloves para maprotektahan yung kamay. Lakad pa lang yan, pero parang gusto ko nang sumuko. Kakaiba pala talaga ang pakiramdam. Bukod sa ubod ng ginaw, napakadulas pa ng ice skating rink. Obvious ba? Yelo nga, di ba? So, ganun ang awit na talaga ako dito. Puli mo siya. Don't leave me, ha? Baka bumagsak ako. Guys, palampas tayo pag nakuha. Do and now bend. Oh my God! Oh my God! Maganda sa katawan to. Magandang exercises to. At saka lumalakas yung resistensya. Kahit ninenervyos ang beauty ko, dead mo na! Enjoy naman pala kahit maglakad-lakad ka lang sa skating rink. Mas madulas pala pagbasa.
costumes ng mga figure skaters. Makapagsuot din kaya ako ng Sunday? Why not? Di ko rin pinalampas ang pakikipag-bonding sa mga bagets. Kahit saling pusa lang, go pa rin ako. Tamang-tama sa mga kids ngayong darating na summer ang sport na ito. Whew! Kakaibang experience to. Nabanat na mga buto ko. Enjoy na enjoy pa ako! Sa inyo, buti na lang, matibay ang buto ni Coach. Oh, nabilib ba kayo? Ako rin eh! Manong, saan ba na kakabili ng tubig? Malayo po, ma'am eh. Malayo? Uhaw na ako. Eh, ano ba yung tinda niyo? Ito po, Islambol. Ay, oh, talaga, kahit lang. Meron ba kayong gawa? Wala pa po, pero sandali lang po gagawin ito. Talaga, pwede? Ma'am, oh, yes, gusto niyo, maghintay kayo. Tuturuan ko pa po kayo kung talaga? It's summertime! At pag ganitong mainit ang panahon, masarap uminom o kumain ng malalamig. Bukod sa halo-halo at ice cream, isa sa mabenta-mabenta ang ice crumble. Bakit sa ice crumble? Kasi po ito, kaya nga tinawag na ice crumble kasi po, halo-halo, may sago, may ulaman, may gatas, may brown cow. Akala mo lang complicated, pero kung tutuusin, kahit sina Totoy at Neneng, ay kayang-kayang gumawa nito. Ang bag. Pagdaskas. Pagdaskas. Sige, tali-tali. Malamig po kasi yan. Nakakangilan talaga, no? Hindi po kasi kayo sanay. Para ako nasa Mount Everest. Ang mga sahog, yelo, skim milk, sagot gulaman, brown sugar, condensed milk, at chocolate syrup. Ingredients pa lang, yummy na! Siyempre pa, kakailanganin din ng mga plastic cups at popsicle sticks. Okay, so pagkatapos po niya, pag nakakaskasan tayo ng yelo, no? Ano susunod? Lalagyan natin ng cream. O siya, lagyan na natin ng cream. Lalagyan na. Ayan, para sugar. Ano na siya. Para na siyang ano. Tingnan niya. Madali lang ito. Madali ako. Mag-iisan ko siya. Dito siya nga makakata. Ay, dito ba? Dito. Hindi ko abot eh. Hindi ko tita. Liit eh. Kapusin pa ako. Gulaman, chocolate syrup, ang ice mixture. Chocolate syrup uli at condensed milk. Ayan! Ready na! So, hindi na ako bibili ng tubig? Oo. Oh, pampawala na ng uwak, papapawin sa inyo. Sarap? Hindi na kayo, di ba? Ito na. Tamahan ko kayo. Habang inuubos ko itong aking ice crumbles, ha? Hindi po ba kayo mapagod dahil maglalakog pa ako? Ay, okay lang mo yun. Okay lang naman ng ano. Dali. Game. Ayaw, taga ano, taga halo. Oh. Game. Ay, sisigaw ba ng ice crumble? Hindi na po. Ay, hindi na. Alam naman po ng mga bata yun. Alam na nila. So, hindi na ice crumble. Hindi na ganun. Pihadong patok na business ito ngayong summer. Ang puhunan, 530 pesos lang. Ang kariton noon, ano eh, po, abot ng 4,000 yan. Ngayon, mga nasa mga 5,000. Kung medyo ka po sa budget, maaari rin magrenta ng kariton plus accessories sa halagang 50 pesos per day. Kikita kami mga 200 o minsan 150 per day. Kung malakasan lang, mga 2 months, bawi na yon. O diba, nakakainganyo talaga? Siguradong swak na swak ito sa panlasa ng mga bagets. Maging na mga feeling bagets na tulad ko. Paano ba naman? Bukod sa masarap na pampalamig, budget-friendly pa. 5 piso kada baso, saan ka pa? Meron tayong benta, Manong. O yan. Ikaw, bibili ka? Ang lakas talaga ng ice crumble nitong si Manong. Bukod kasi sa masarap ito, nakakapawi pa ng uhaw. Tamang-tama sa mga pagod at init na gaya ko. Tamang-tama rin sa mga naghahanap ng pagkakakitaan
ngayong summer. O, Mano, Babano, thank you, ha? Nako, dali-dali lang palang gawin yung scramble na yan, di ba, no? Dali-dali pala mag-negosyo nito scramble na to. Para, salamat talaga, ha? Thank you po. Scramble! Scramble po! Scramble kayo dyan! Eh, ma'am, saglit lang po. Ma'am, sandali lang po. Akin po yan. Ma'am, saglit. Ano ba yan, Nana Jaka? Tubig lang hinihingi ko. Hindi ko kailangan paligo. Tanga-tanga mo talaga. Yan yung tubig mo, oh. Sagad sa buto kung humirit si Mister. Walang respeto at daig pa ang babae kung tumalak. Kung araw ko nagkatrabaho tapos wala ka namang niluluto, ano ginagawa mo dito? Nakatanga ka lang? Masasakit na salitang nagpapababa ng moral ng isang tao. Nakatanga ka lang. Ibig na nagluluto ka para dun sa asawa mo nagkatrabaho, nakatanga ka lang dito sa bahay. Si Marie, 27. May dalawang anak. Sa simula raw, maayos naman ang pakitungo sa kanya ni Mister. Kaya niya ito nagustuhan. Muna kami nagkakita sa simbahan. Hanggang sa doon na niya ako nakilala. Hanggang sa doon siya nanuyo. Mabait siya sa akin. Palabigay. Lagi siya nasa bahay, nanliligaw. Ganun. Sa harap ng iba, malambing at mapagmahal na asawa ang kanya Mister. Pag sa labas na magkasama kaming dalawa, siyempre andyan na yung mga kumpare niya, mga kapitbahay na medyo malayo-layo sa kanila. Ganyan, maglalambing yan, naakbay yan. Pero pag silang dalawa na lang ang magkasama, maanghang na salita na ang natitikman niya. Wala raw akong kwenta, pinapalamon niya na raw ako. Hanggang sa ang masasakit na salita, nauwi na sa pisikal na pang-abuso. May tanungin lang ako sa kanya at hindi niya nagustuhan, babatuhin ako ng plato niyan. Kaya lang, hindi nga lang ako, sa akin tumatama dahil nakakailag ako. Hindi ka na magluto! Magluto ka na! Ayon sa isang survey ng Social Weather Station noong 2004, mahigit 2 milyong Pilipina ang nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanilang nobyo o asawa. Karaniwan dito'y pang-aabusong pisikal at verbal. Actually, kung titignan natin talagang cultural yan eh, no? Yung pananaw na yung babae, pag, lalo na pag pumasok ka sa isang relasyon, ay nasa ilalim ng kanyang asawa. Natural raw sa mga verbal abuser na maging malambing sa kanilang partner kapag nasa harap ng ibang tao. At habang tumatagal, maaari rin itong lumala. Alam mo, very confusing pag ikaw eh, sinakta ng isang taong mahal mo eh. Mahal mo siya. Alam, ikaw naniniwala ka, mahal ka niya, pero hindi mo talagang maintindihan bakit nagkakaroon ng punto na kailangan kanyang saktan. Usually yan, yung mga babae, nawawalan sila ng self-esteem. Sa unang insidente pa lamang ng pang-abuso, dapat na tayong maalarma. Pag may battery na nangyari sa inyo, humanap kagad kayo ng tulong, no? Hindi lang tulong para sa inyong sarili, pero tulong pati sa inyong asawa para may makakausap din siya. Talagang mahusay talaga na mag-form talaga ng network of friends, maski na organization ng women sa area na papinag-uusapan itong mga bagay-bagay na ito, no? Kasi you can learn from each other, you can provide each other support. Dami-dami mong pwedeng gawin dito sa bahay, lalabas ka pa. Maaari ka rin magsampa ng kaso laban sa abusadong asawa. Meron tayong anti 9262 yon eh, no? Anti-Violence Against Women and Their Children Act na pinasa noong 2004, no? March 2004, na nagbibigay ng protection dapat sa babae at saka sa kanyang mga anak, no? So lahat ng kahit types of battering nakapasok dito. Dapat ding maunawaan ang abuso ay walang kaugnayan sa kung anuman ang ugali o pagkatao natin. I-preserve talaga ng babae yung kanyang self-esteem. Walang babae ang nag-deserving to be battered. Tandaan, hindi mo mababago ang ayaw magbago. Sa bandang huli, bigyang halaga mo pa rin ang iyong dangal at sariling kaligtasan. Sa ngayon, separada na si Marie at naghihintay na lamang sa pagdinig ng korte sa kasong isinampan niya laban sa asawa. Kahit saan pa tayo dumaan, talagang hindi ko na siya bibigyan ng pag-asa pa. Sa tulong ng mga anak niya at pamilya at ng isang women's organization, unti-unti na rin nakababangon si Marie. Kailangan lumaban, respeto sa sarili, tsaka tuloy pa rin ang buhay.
yun ang masasabi ko lang sa mga katulad ko na mga nasasaktan sa mga asawa. Matra na! Swimming na tayo! Ayun, Diyos ko, Lonnie! Kaya, susuot mo para tayong dalawang balyena. Comfortable! Ano mali yung susuot ko? Tingnan mo! Ang ganda-ganda nga, may boobs nga ako. Eh, tingnan mo siya, oh, walang boobs. Oh, apply-apply na suot niya. Ay, pag sumulong tayo dyan ngayon, mapagkakamalan tayong dalawang pugita. So, wag na lang, dito na lang ako. Bakit? Ano parang tama? Sige na! Ayoko, no! Ikaw na lang! Si Ma'am Susan! Si Ma'am Susan! Upo na kayo mag-away-away. Kasama ko si Miss Martha para malaman niyo kung ano yung mga tamang bathing suit niyo. May mga dala kami! Diba? Para makapag-swimming kami? Yes! Hindi kayo, ano yung idea? Hindi naman pala eh! Pero tara na mag-swimming na tayo! Field na ng marami ang tag-init, kaya naman, marami na sa atin ang nag-uunahan sa pagbili ng mga kasuotan para sa beach or school. Pero bago tayo ma-excite, siguruhin muna natin na bagay sa hugis ng ating mga katawan ang ating mga bathing suit. Gaya ng tatlong pagbarkadang ito. Itong isa, may kapayatan. Akala mo nakatalikod. Nge, nakaharap na pala. Dahil sa kulang sa dibdib at puwet, nagmukhang pader ang dalaga. Ito naman pangalawa. Uy, hayop sa katawan. Kumusta naman ang balakang natin dyan? At nako, kumiri pa itong isa. Detali pa ang bikini ng lola. Nakakaloka ang confidence niya, ha? Kahit bilbilin siya, dead ma. Sa dami na nagsusuput ang style ng mga swimsuit na binebenta ngayon, di mahirap makahanap ng isang babagay sa'yo. May mga retro prints na napaka-cute. And take note, di na rin uso ang mga napaka-sexy na bikini. Mas bongga kung pa-sweet lang ang suit mo, kagaya nitong mga boy leg at tangkini na to. Uso na rin ang bold colors pero may accent dapat na sash o belt. Pero ang pinaka-importanteng tandaan, higit pa sa uso, ay kailangang aayon sa hugis ng katawan natin ang pipiliing swimsuit. Kaya naman, kailangan ng tulong ng isang expert para maawat na ang mga pasaway na to. So, Rosana, pagka medyo, ayun, ano tawag dito, medyo payate ng katawan, ano, skinny, ano naman yung mga dapat na isuot na bathing suit? Well, usually, pag payate yung tao, it comes out na yung flat-chested sila. Mm-hmm. So, for those who are thin or flat-chested, we recommend yung bikini top with underwire. So, Rosana, paano naman kung medyo malaki yung balakang mo? Ano naman klase ng bathing suit ang dapat natin isuot? Well, what we recommend is halter top. Kasi yung halter top, nag-draw ng attention to your shoulders. Mm-hmm. So, yung attention ng tao, mag-draw away from the hips, mm-hmm. more to the shoulders. Mm-hmm. And then, we also recommend yung dark color na boy shorts. Mm-hmm. Dark color boy shorts will give the illusion na compact yung hips mo. Masyadong malaki. Mm-hmm. So, Rosana, pag normal body type, anong klase ng bathing suit ang pwede suot? Actually, all people with normal body types are very lucky kasi they can wear just about any type of bathing suit or mm-hmm. bikini. Mm-hmm. Any print, any color. Any cut. Whatever they want, yeah. Mm-hmm. Because they have a normal body type, no? Nothing to hide. Mm-hmm. Na paano naman kung mataba kang babae o yung full... Full figured, yung politically correct term, full figured. Full figured. Well, like our model, we go for more coverage for her body. And then again, accentuated din yung mga assets niya. Okay. Like her bust, medyo maganda naman. So, we have a little cleavage naman mm-hmm. para she looks better. We recommend the bright print so that you're more distracted by the print rather than the size ng tao. Mm-hmm. Uy! Ano po? Post mo dyan? Ay, nasuot ko! Kaya nga eh, ligo-ligo na kami. Kanina ka pa-post ang post. Ano ba gusto mo? Gamanyan ka na lang, maligo tayo. Oh, Susan, thank you. Sobrang ganda. So, pwede na kayo mag-swimming yan dahil parang respect nyo rin si Martha, di ba? Oo. Isang matinding pose para Martha.
So, sobrang confident kami sa aming bagong outfit. Yes, swimming, swimming pwede na kayo. Po naming purbahan. Pwede po. Santay mo ko kaya mga mare, lagi lang tandaan, hindi kailangan mamahali ng swimsuit para magmukhang maganda. Kailangan lang alamin kung ano ang bagay sa katawan natin. At ang pagiging sexy, well, nasa attitude lang yan. Basta angkop sa pangangatawan ang bathing suit mo, best in swimmer ka pa rin, mare ko. Kung may iba pa kayong tanong, sulatan nyo lang kami sa Kay Susan Tayo, care of GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Hoy! Kaibigan mo ba talaga yon? Ha? Baka kalaguyo mo yun. Hindi, wala akong kalaguyo. Hindi nga ako lumalabas ng bahay. Bakit? Nagreklamo ka? Ha? Hoy, pare! Tigil mo yan! Susan! Huwag nga kayong makialam dito, ha? Away mag-asawa to, ah! Dapat kami makialam dahil baka kung ano mangyari sa asawa mo. Susan, ilayo mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Ilayo mo na ako dito. Saan niyo ako nadilin? Hindi ako sasama sa inyo! Sa barangay hall. Sa barangay hall na lang tayo mag-usap. Maraming salamat, Susan. Maraming salamat. Sige, tara na. Kataga mo loob mo. Kaya natin to, ha? Kay Susan Tayo! Fly to the destinations of your dream with Asian Spirit's new 100-seater British Aerospace BAE 146 jet aircraft, also known as the Whispering Jet. Four quiet yet powerful and reliable jet engines will take you safely and fast to its regular jet sectors from Manila to Davao, Calibo, San Jose Mindoro, Calbayog, Catarman, Surigao, Pagadian, and soon to Zamboanga and Palau. 25 other dream destinations await, so call its reservation hotline 855-3333 or visit www.asianspirit.com.